Welcome back to my channel. Hello guys, it's me again, MSK Vlog. Hello mga kaderes dyan. And welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and press the notification bell so that you will get notified in my next video. So guys, nandito na naman ako for my advice, family problem and love problem advice segment. So guys, I'm in a second batch of 10. I think it's my third letter for my second batch of 10. So, ito na guys, hindi na ako magpatumpik-tumpik na. So, babasahin ko na guys. Dear Ate Emski, tawagin mo na lang ako sa pangalang Mel. 37 years old na po ako at tubong Southern Leyte. Panganay po ako na anak. Umpisahan ko ate ang kwento sa panahon ng high school pa ako. I experienced puppy love. Pero wala lang yun kasi goal ko makatapos man lang ng high school at makapagtrabaho at makatulong sa magulang ko kasi sa hirap ng buhay. So, 2005, pumunta ako ng Manila at sa awa ng Diyos, nagka-work agad as a factory worker. To make the story short, may nakilala ako na lalaki and after 3 months, naging kami. Masaya naman, pero normal din na may away. Pero may babae na nagpupunta sa work niya at naghahatid ng ulam. Pero nung tinanong ko, kaibigan lang daw. So naniwala naman ako kasi mahal ko nga. Yung feeling ate na alam mo may mali pero okay lang kasi mahal mo. So tumagal kami ng 5 years. Binigay ko lahat. Siya ang mundo ko. Pero may isang bagay na nagsisinungaling na naman siya. Akala ko pumapasok siya sa work. Iba pala ang pinapasukan. So I decided na umuwi ako sa Leyte at mangibang bansa. Dahil nga natanggal siya sa work, sa hindi pagpasok niya palagi, sinama ko na lang siyang umuwi sa probinsya. So to make the story short, nakapunta ako ng Saudi. Tuloy kung anong meron kami. Na-meet ko nga parents niya at doon ako nagstay ng 4 days before ng flight ko kasi malapit kasi ang bahay nila sa airport. Yung nandoon na ako, dami naming plano. At nag-uusap kami palagi para sa future namin. Pero of course, priority ko, family ko. Sobrang tiwala ko sa kanya. On that 5 years, siya lang. So pinadalhan ko siya ng pera para makastart ng mag-alaga ng baboy. Okay naman, in the first year na nandun ako sa Saudi. Hanggang one day, nalaman ko na lang na may babae daw na pumunta sa kanila. Kaibigan daw at walang matitirahan. Sa umpisa, parang okay lang. Pero palagi kasi ang kutob ko. So tinatawagan ko siya ate at yung sinabihan yan at sinabi niya na hindi na daw umalis ang babae at buntis na daw. Sobrang sakit ate Emski. Yung dritso ka talagang sinabihan, sinabi yun sa akin.
mas okay pa siguro na sampalin ka na lang kaysa sabihan ka na wala na maiba na ako. Magkasama pa sila. So pinutol ko ang usapan kasi sobrang sakit at humahagulhol ako, ate. And what for? Naisumpat ko ang lahat. Nangyari na ang kutob ko. Tapos, siya pa nga ang nanghingi ng pabor, natatawag daw ako ulit para makapag-decide ako kung sinong pipiliin niya. Ang ginawa ko, hindi na lang ako tumawag. Hinayaan ko na lang sila. Kasi sabi ko sa sarili ko, ano ba ang assurance ko sa kanya? Malayo ako. Samantalang yung babae, magkaanak na sila. Mahirap na masakit. Ganon pala ang magmahal, ate, no? Masakit. Kahit huling baraha mo, isugal mo. Pero alam ko naman, in the beginning, yung nandun pa kami sa Manila. Pero mahal ko kasi. Yung tipong bigyan mong sarili mo ng chance kahit alam mo na may mali. Kasi mahal mo. So, wala na talaga akong balita sa kanya. Pero may time kasi na nandyan siya sa panaginip ko. Na kahit hindi ko na siya iniisip, di ko alam. Sobrang tagal na nun. Nakauwi ako galing Saudi at since that I never had any relationship for more than 4 years now. Parang nakakapagod kasi. Pero kung may darating na ibigay si God, why not? Maganda din na may sarili kang pamilya. Pero takot at wala na din akong trust sa mga lalaki na nakilala ko. Happy naman ako, Ate Emski. This time, I concentrate na lang sa pagtulong ng parents ko. Kasi matanda na sila at gusto ko din sila makatikim ng masaganang buhay. Yung hindi pinuproblema ang mga bagay-bagay. At sa kasalukuyan, nagtatrabaho ako sa bansang Europa. Salamat, Ate Emski, sa pagbasa ng kwento ko. Sana ay mapulutan din ng aral. More power to your channel and to your family. God bless. Sender Mel from Europa with love. Hi Mel from Europe. And guys, she never tell me what part of Europe she's based. So hindi ko na lang ding tinanong kasi parang ano na. And hi Mel, sana you're in the okay right situation right now. Sana mabait ang amo mo and then you're happy with your job. And hindi naman siya ano guys, parang sinishare lang niya. Hindi naman literally na sobrang as what you heard in the letter na she's happy right now. Parang ang ano lang, nakakalungkot din ang kwento guys, pero may mga tao kasi guys na pag nasaktan sila doon nila nakuha ang parang ayaw na nilang mag-trust ng lalaki, natatakot na silang magmahal. Pero sa love kasi parang you need to take a rest. And then may mga tao ding parang tama naman pag pag-good ka na or masakit na, di magpahinga. Ganoon naman kasi na kasi depende kasi sa tao 'yun. Si Mel kasi ang the way she write the letter, although I don't know her in personal, pero parang ano kasi siya seryoso na tao na
para sa kanya ang pag-ibig hindi laro-laro, tapos yung tipong magmahal siya na inano talaga ang lahat, binigay ang lahat, parang stick to one talaga siya magmahal. So ganun talaga yung parang pagmamahal ka, yung parang ang tao siya na ang mundo mo, sobra talagang masakit, sobra siyang nasaktan. Pero the good thing about it na parang she's very strong woman, and dinaala lang niya sa dasal. Kasi sabi ng when I chat her na ano, how you deal the pain, ano daw, parang wala, ano na lang siya sa trabaho. And then sobrang pinag-pray niya na ano, she can move on and malimutan niya yung tao. Although hindi naman natin malimutan yung taong yun eh. Nandun yun kasi yung mga taong nagiging party ng buhay natin, hindi talaga natin makakalimutan yun. Yung pain mawawala, pero yung ginawa ng tao sa iyo na sinaktan ka, hindi talaga yun makakalimutan eh. May mga tao pa nga na didwell on it na nangyari talaga yun sa ibang tao, guys, na ano talaga yung matagal na wala ang sakit. That's why yung iba, yun ang rason na they don't want to commit again and their relationship kasi natatakot sila. Pero sa pagmamahal kasi dapat, as what I said, you are individual. May mga tao kasing ano lang, ano din na, pag napagod, pag nasaktan, pahinga mo na, pag okay na, here I am again, I'm whole again, so pwede na akong magmahal ulit. So may mga ganoon kasi. And then, in the story of Mel, ano kasi yun, 4 years na daw siya never in a relationship. So siguro ano, masaya siya sa buhay ngayon ba? Sinabi naman niya na kung maibibigay si Lord sa kanya, she still hoping na magkapamilya siya one day, kasi masarap naman talaga, guys, na magkapamilya tayo. Wala hindi pa siguro. Kasi you still 37, you still, hindi ka pa nandun na sa ano eh, parang 60. You got still the chance. Malay mo, may ano talaga, God's plans. Just trust God's plans sa'yo. Although hindi naman desperate si Mel na parang hindi siya happy because wala siyang love life. Ano kasi yun eh. Hindi kasi naka-base yung, although depende sa tao, may mga tao din na, sayo kaya may love life kasi may ano ka, parang may katuwang ka sa mga ano mo, sa mga goals mo, sa mga futures mo, yung pagod ka, may nakakainis, naiinis ka, happy ka, minsan nasasaktan ka, ganun kasi yun. So in the case of ano, sobrang sakit kasi yun talaga, kasi yung linuko, alam na niya na linuko na siya, pero alam mo yung feelings na yun, pag magmahal kasi tayo, guys, ganito kasi yun. Pag mahal mo isang tao, alam mo may mali na, parang pilit mo pa ding parang in denial ka na we still okay, parang kaya ko pa tong ipaglaban. May mga ganun kasing tao na kahit alam na nila sa parang may they feel something na may mali na, ba I will give my heart a chance na kaya ko to. So and then yun, kung hanggang kailan ka susuko, kailan ka mag-give up, nasa sayo yun eh. So parang ganun ang ganun ang story ni Mel, kasi alam naman niya in the beginning of the relationship na parang may nagsingaling yung lalaki, tapos sa yung ano kasi yun, yung parang ano tawag dun, 5 years kasi sila, yung in-invest mo na time dun. Hindi kasi basta-basta yun na, although may mga tao din na, wala lang, pero may mga tao talaga yung pinahalagahan yung pagmamahal niya sa tao. So siguro ganun si Mel, guys, na sobra, nasaktan siya eh. So,
parang sa kanya, pahinga mo na ako. So, siguro parang tingin na sa parang tingin niya sa mga lalaki na may takot eh. Sabi na may takot siya na what if the my next relationship ganito na naman. That's why yung may sinasabi kasabihan kasi na kung in the past relationship mo tapos nag-commit ka na naman, wag mong i-ano, parang kung anong nangyari mo sa past relationship mo, wag mong isipin yun, tapos na yun eh. So, if you commit start again, isipin mo kung ang present, yung sinong tao na, kasi yung tao na, iba-ibang karakter kasi eh, in any relationship, mag-iba ang karakter mo dun. Kasi, di ba guys, may mga nagmamahal na dahil sa taong yun nagbago ka in for the better. May mga tao naman na dahil sa relationship na yun nagbago for the worst. May mga ganun na parang ano niya dati, parang nag-iba na siya. That's why in any sa what I'm saying, yung mga nakarelasyon mo, yung mga past relationship mo, hindi iba-iba ang ano mo. Kasi iba-iba ang flows ng relationship, no? Hindi ibig sabihin na, that's why nga, hindi ibig sabihin yung lalaki na yun, sinaktan ka, the next relationship that you have, or that you have one day, sasaktan ka naman. Pero at the end of the day, ano lang, mas maganda kasi male na in God's time, kasi pag may plano talaga ang God para sa iyo, pag may nakalaan para sa iyo, ibibigay 'yun. Mas maganda kasi the right time na hindi ka maghanap. And then sobrang ano ka naman eh, sobrang masayahin ka naman yung sa chat, the way you chat na. Sobrang masayahin ka naman eh. So doon din ako saludo sa iyo kasi yung iba pa siguro parang wala, parang inano na ang buhay nila. We are, as what I said, individual. We are individual, so it depends how you deal your problem or your pain. So ganito kasi ang magmahal, ano, umiyak kasi yung pag-iyak mo, it relieves your pain. So tapos damdamin ang sakit, then try ulit. Ganun yun. You need to try ulit in God's time. So what I like about you na ano ka, isa kang mabuting anak na look, nandun ka sa Europa, and then because of your parents to give back with them, to para maano man lang sila ng mabigyan mo lang na man lang sila ng masaganang buhay, which is you mentioned that in your letter. So sobrang saludo ako dun sa iyo. Sana ipagpala ka pa ni God na, at sana marami pang katulad sa iyo na mga anak na yung tumatanda na ang magulang. Ang ganda kasi ng sulat ni Mel guys, kasi yung nagmahal siya pero at the point of that relationship, parang hindi, kasi may mga ano kasi, in that point of that relationship, nasaktan man siya, pero parang sinabi niya, I can handle this. I still have parents. I still have siblings na kailangan nila ako. So, life must go on. Masakit man ito, pero I know someday mawala itong lahat. So, parang ganun ang ano niya sa buhay. Yung pananaw niya sa buhay. So, sana ipagpala ka pa ni God. Kasi ang bait mo sa parents mo, tapos yun, basta mabait kasi, malay mo, one day, mag-PM ka na sa akin na, ate, meron na akong love life, ang bait niya, ate, ikakasal na kami, you never know, maging ninang pa ako. So, tuloy lang ang buhay. And then, si Mel, ano, may tsura kasi to. So, I don't think, although, hindi naman, wala naman sa itsura din yun. So,
And then hindi naman din siya na nawawala ng pag-asa. Parang siguro may ano lang siya, may trust issue at saka takot siya. Pero pag dumating talaga yung taong para sa iyo, yung lahat at saka ready ka na, yung lahat na what you feel right now mawawala yun. Kasi yun ang inano sa iyo yun eh. Yun ang binigay sa iyo ng Diyos. Kasi yung lalaki na sinaktan ka, siya ang pumili na hindi kayo destiny. Kasi pag pinili pa ninyo ang, kasi sabihin nila, oh, hindi kayo. Hindi nga kayo, kasi may isa sa inyo na pinagtagbo kayo ni God, pero may isang gumanon, lumiko. So, ganun yun. Sobrang nakaka-amiss lang si Mel, guys, kasi sana yung story niya mapupulutan ng aral, guys. Kasi look at that. Ang sakit kaya, nandun ka sa ibang bansa, wala kang masabihan. So, pero hindi niya, ang ano niya, she just focus her work. Then, dasal lang siya. Then, naka-uwi siya ng Pilipinas. Tapos, nakapag-abroad na naman siya sa Europe. So, di ba, ang blessed mo, you're blessed kasi you got the chance na you give back to your parents, nandun ka sa Europe. So, blessing ka din ng mga kapatid mo kasi hindi na, I know, hindi lang para sa parents mo ang ginagawa mo ngayon, para din sa mga kapatid mo. So, thank you for sharing your story. Sana guys, ma-inspired kayo sa story ni Mel na habang may buhay, may pag-asa. O maasa pa din siya na sana bigyan siya ni Lord. Pero as what she said, she's happy. She's happy this time. She's happy with her job. So she's happy that she got the chance to still give back to her parents. So good luck and stay safe, John. And ingatan ah. Ingatan mo ang sarili, look after yourself and be happy. And I know madasalin kang tao kasi sa mga chat namin, guys, talaga siya, parang she's very God-fearing kasi sabi niya that's why nalampasan daw niya ang mga trial sa buhay niya, guys, dahil naniwala daw siya na God is bigger. So ano siya talaga? She had God. You have God in your heart. So, thank you for sharing the story. And guys, salamat guys sa pakikinig at sana wag kayong masawang magsuporta sa advice segment ko, guys, mga kadiyeres dyan. So, thank you for, at again, Mel, ang tawag ko sa kanya, Mel. At again, Mel, salamat for trusting me and God bless and more power to you and bye-bye. And guys, if you have a friend or mga whoever watching this video and you have a like problem or family problem or love problem, don't hesitate to write me in my messenger, Emski blog, or you can email me in my email, emiliamiller@yahoo.com. So, mga ka-dearest, dyan, be safe, and God bless, and thanks for watching, and see you in my next vlog. Bye! God bless!